Kapatid, hindi ka pa binablock ni Bibigan ng Hari. Kuya Kim, huwag kang puro parinig. Charot lang yan si Kuya Kim eh. Alam ko naman kung anong ibig sabihin ni Kuya Kim doon eh. Naku, yan si Kim. Kung ano anong sinasabi niya, may masabi lamang. Papansin! Bobo? Ang bobo lang. Bobo eh. Ito po ang inyong mga lingko. Ito po si Mama Loy! Ako naman po si Joseph Moco. At ito naman po si Papa Owen at Onji Diaz. Ito pa nga ba ang lagi niyong pinihirik sa amin? Ay! I-check ka muna! Dali! Ako, muna sa lahat ang ating pagbati sa bagong kasal. Pumabati sa inyo ng best wishes at sana ay kayo ay magtagal. Yes! Hanggang huling hininga ninyo. No? Amen! Lalo na buntis na si Jen, di ba? Sa kanilang anak at hindi naman naging issue yung magpagkakaroon din na kanya-kanya ang anak sa nakaraan. Di ba? Tingnan na yung training nila bilang parent. Yes! Diba? O kaya mas usbong at mas bobongga pang lalo ang kanilang relasyon. Wala na mga away-away na ganyan. Correct. Dahil kung matatandaan natin, di ba, nag-split silang dalawa. Tapos nagkabalikan. Back into each other's yes, arms. Yes, and love is lovelier the second time around. Wow! Napaka-simple lang ng kanilang pag-iisang dibdib. Di ba? Wala masyadong fanfare. Mm-hmm. Ang nagkaroon lang ng fanfare yung proposal ni Dennis. Yes, o ngayon, viral. Oo, mas maganda na yata yung mga ganun, yung mga hindi masyadong alam na maraming tao na ikakasal na kayo, nalaman lang nila pagkatapos. Gulatan! Oo. Ay! Ito ba? Nagulat? Ano yung nabalitan mo? Aray! Salamat ka na sa kanan ng pandinig mo. Kasi nga, gulatan yun. Kasi di ba kanina nung nilapitan kita, nakikikasal na si Jenny at ako si Dennis! Ha! Totoo ba yan? You got me! Ay, Joseph, may babalita ko sa'yo ha, pero huwag kang magugulat. Ano yun? Kinasal na si Dennis at saka si Jeneline! Oh! Hindi ka nagugulat. Ba't hindi ka nagulat? Eh, sabi niyo, huwag ako magugulat. Oo, nga tama. Masaluri. Oh, anyway, ito naman nakakagulat. Ito nakakaloka. Okay, matagal na yata itong nangyari. Ngayon lang lumabas. Ano ito? Na nag-unfollowhan si Vice Ganda at si Billy Crawford. Hindi nga. Maka-etchus lang yan, ha? O nga, hindi nga. Ito, syempre, mga Marites at mga Mosang, oh. Diba? Talaga ng mga very resourceful. Mm. O lalo na pag wala ka talagang ginagawa sa bahay at chismosa kang tunay, eh talaga nga alamin mo. O, ayun na nga. So, natuklasan nila na nag-unfollow na sa isa't isa si Vice Ganda at si Billy. Pero alam ko na matagal na yan nangyari. Ah. Eh baka ngayon lang nila yan na-research na eh. Kasi nga diba, yung mga recent events na parang nagkakaparinigan na naman tungkol dun sa mga dating taga-showtime. Alam mo, diba? Nandun pa naman si Billy, eh meron na mga hindi pagkakaunawaan yan. Ah. Oh, eh, normal sa isang pamilya, nag-aaway tapos nagbabate. Dak daw ba, Tito OG? Sino? Ha? Sino? Sabi niyo nagbabate na. Makinig ka lang, ha? Kanina pa kayong dalawa. Hindi nga. So, syempre, ito ay may kinalaman sa kanilang show siguro na LOL, tsaka yung It's Showtime, yung mga parinigan nila. Di ba? At syempre, si Vice hindi rin naman patatalbo. Correct. May mga parinig din yan. Oo. Di katulad kay Direk Bobet, yung huwag ka mag-alala, Ogie Alcacin. Alam lahat dito, pati ng director na nandito ka. Na-host ka na. Ganyan. Di ba? Pero yung unfollowan nito, matagal na. Ah, matagal na pala siya. Ay, ikaw na, di ba pinapalo mo si Bibi Gandang Hari? Ako, sasabihin na naman, ginagamit natin si Bibi. Hindi. Ah.
royal blood it is. Adiga ito at gantanghali ito. Sino ngayon mo gumagawa? Danilo. Kasi naalala ko lang yung mga following. Kasi sinabi mo, pinafollow mo siya eh. O, pinafollow ko siya, pero... Ha? Din sa eyes. Pahina. Ano na? Ayun, pinafollow ko si Bibi. Hindi ka pa niya binablock? Hindi niya ako binablock. Wow! Naku, binibigyan mo na idea si Bibi. Ha? Naman ako parang manawagan at mangampan niya na i-follow ako. Okay lang yun. Gusto kong gusto nila, di okay lang. Kung ayaw, wala rin namang problema yun. At saka buti din, hindi ka pa binablock ni Bibigan ng Hari. Bakit pa ulit-ulit ka? Ulit-ulit. Di ba? Parang, sorry ah, for lack of word. Sorry, sorry. Bobo? Bobo lang. Bobo eh. Ano eh. Sorry for this word. For the lack of word. Bobo eh. For the lack of word ah. Hindi ako nagtatawag ng bobo ng tao. Pero for the lack of word. Bobo eh. Sorry, hindi ko ginagamit itong word na to na bobo. Pero, just ko, this like, Loy. Bobo. Ako ba? Eh, ano naman masasabi mo na yun sa comment ni Kim Achenza nung kinongratulate ni Camille Prats si John Prats dahil direktor na siya ng Ang Probinsyano. Ano ba sinabi ni Kuya Kim? Eto, nasa sulat to. Masa? Nothing is an accident, Mars Camille. Galing ni Lord, no? Iniwas siya sa sakit ng ulo. Hala, ano yung sakit masa ng ulo? Masalimutot nga yun. Diba? O, kasi, parang maraming laman niya. Sabi ng mga netizens, ang interpretation nila, ang tinutukoy na sakit ng ulo ay yung showtime. Ganun. Oo. Pero kasi, nung umalis si Kuya Kim sa showtime, nagtini-patrol pa siya. Kasi talagang nag-decide yung management na isin na si Kuya Kim. At andun pa nung time na yun, si Derek Bote. So, hindi lang natin alam kung anong dahilan bakit nagpaalam doon si Kuya Kim. So, ano yung sinabi ni Kuya Kim nung ano? Kasi binanata ng binanata si Kuya Kim, binash siya ng binash. Oo. Ang dami nga na yung nagbash sa kanya. Bugbog siya sa basher. Ano yung pinaka-nakakalokang post ng isang netizen? Sabi ng isang netizen, Kuya Kim, huwag kang puro parinig. Para kang katulad ng isang dating direktor eh. Bitter. Sabing ganun. Talaga. Oo. So, hindi lang naman yan actually. Marami pang nag-ano kay Kuya Kim na parang bakit masaya ka na dapat dyan, bakit nagko-komento ka pa, bakit nagsa-side comment ka pa, may mga ganun pa kay Kuya Kim. So, siguro narindi si Kuya Kim. So, siguro na-realize ni Kuya Kim, oo nga, baka may epekto sa kanila yung sinabi ko. Baka sabihin nila, eh, parang bitter nga ako sa It's Showtime, o yung pagkakaalis ko sa It's Showtime. Kaya sinagot yan ni Kuya Kim. Ano sinabi ni Kuya Kim? Eto na, yung nasa sulat. Basa. I didn't mean anything negative with my comment. Being a friend of Direk Bobet, I know how difficult it is to direct a live show. Masakit talaga sa ulo. Multitasking with the skeleton crew, etc. I love my Showtime family and will never say anything bad about them. Be safe, everyone! So, siguro na-realize si Kuya Kim na na-misinterpret yung kanyang sinabi. Correct. Ako naman ayoko namang lagyan ng mali siya pa yung unang sinabi ni Kuya Kim na si John Prats ay iniwas ni Lord sa sakit ng ulo. Sana naisip ni Kuya Kim yun na yun ang magiging epekto ng kanyang tweet or kanyang post, di ba? Pero syempre, si Kuya Kim lang at wala nang iba ang makakaalam ng meaning ng kanyang ipinost. Correct. Kasi, kahit pasabihin natin, charot lang yan si Kuya Kim eh. Oo, alam ko naman kung anong ibig sabihin ni Kuya Kim doon eh. Oo nga. Kahit pa yun ang sabihin natin, pag sinabi ni Kuya Kim, no, hindi na ibig ko sabihin, wala na. Tapos na ang laban. But at the end of the day, alam ni Kuya Kim kung ano ang nais niyang sabihin. Ah. Diba? Pero siguro, mas maganda na rin, ano, na hindi naman para sabihin natin si Kuya Kim na umiwas-iwas siya sa mga ganyang mga komento, di ba? Lalo na at
medyo mainit pa yung kanyang paglipat at medyo sensitive pa yung ibang mga tao sa kanyang paglipat. Eh, hinay-hinay na lang muna, Kuya Kim, ha? Mag-concentrate ka muna dyan sa iyong ginagawa sa 24 oras, okay? Ah. Naku, yan si Kim, kung ano-anong sinasabi niya, may masabi lamang, papansin! Hoy, sandali! Baka magalit siya. Ano ka ba? Nakakaloka ka, ipinaliwanag na nga namin. Hindi, di ka may nag-trending na yan, may nag-viral na iyan. Na kung ano-ano sinasabi, mali-mali naman. Gayon sinabi niyang, sa classroom may batas. Bawal lumabas, o bawal lumabas. Ano yan? Napapansin na nga siya. Pasalamat nga siya, pinapasok pa siya at kinuha pang co-host ng Showtime. Tapos nasasalita siya ng ganyan, magpaparinig siya. Naku! Kim, huwag ganyan. Huwag ganyan. Gaga ka. Tumigil-tigil ka. Si Kim Chuyan. Okay. Ito si Kuya Kim Atienza. Kim Atienza. Ano pala? Yes, hello. Yung, basta yan, ha? Nakaloka, oo. Siguro isang lesson learned yan kay Kuya Kim, no? At sa atin din, di ba, na antabayan na natin yung mga lumalabas sa salita sa bibig natin. Tansyahin natin kung merong magre-react. Sasabihin natin, unless sinasadya natin yon, dahil gusto natin o inaasahan natin may magre-react doon. Ang importante, bukod tanging si Kuya Kim lang nakakaalam kung ano talaga ang ibig niyang sabihin doon. Yes. Magpapalik po ang dabas. Ha? Binago naman. Alam mo dahil dyan, Kuya Kim, ha? Hanggang ngayon, inaalam nila kung sino ba talaga ang gaganap na Valentina. Ha? Sa Darna serye. Naku na, i-reveal na daw ito sa November 19. Ay, birthday ko! Oo, alam mo ba yung dun sa Kapamilya Kingdom? Oo. Oh. Pinamimilian, sino raw ba talaga? Si AJ Raval? Or Heaven Peralejo? Ah, oh. Pero marami dati pang nagsasabi na bagay daw kay Lobby po. Eh, ikaw, Josa, sinong hula mong magiging Valentina? Ako, Julia. Huh? Barreto? Hindi. Ah, Montes. Hindi. Clarete. Uy, naman. So, sino nga ba ang gaganap na Valentina sa Darna serye ni Jane De Leon? Hindi kaya ito rin ang pagbabalik na ni ano, Ann Curtis. Diba dati pa, ginagawa siya ng art card na siya si Valentina, eh, no? Mm-hmm. Ang daming pwede. Kasi alam mo si Valentina, bida na kontrabida, eh, no? Oo, meron din nanguhula si Isa Calzado. Ah! Oo, meron din naman nanguhula si Janela Salvador. Ah! Oo. So sino sa'yo? Pero ang tingin ko, Nay, ang magandang maging Valentina, si Janine Gutierrez. Dahil? Kasi di ba yung lola niya, si ano Pilita Corrales, naging Valentina dati? Ah, pwede, pwede. So, si ikaw si Julia Clarete. Confirm. Ako, feeling ko, bilang pagbabalik niya, pagkatapos niya makapanganak, feeling ko si Janela Salvador. Ah. Bagay si Janela Salvador doon. Ayaw mo kay Janine? Bakit din kay Janine, di ba? Kasi pwede rin naman si Janine. Pero magandang ano yan, comeback vehicle ni Janela Salvador kung siya'y magbabalik talaga. At tingnan natin, baka mali naman tayo. Ano pa? Oo nga, i-reveal pa lang eh. Correct. And speaking of Janine, Nay, naku. Hiwalay na pala sila ni Rafer Cruz. Oo nga. Why? Ano daw ang dahilan? Wala naman daw third party, wala lang din talagang time sila daw sa isa't isa. Kasi nga, di ba, yung isa kapamilya, isa kapuso, tapos pareho may mga projects, di ba? Yung iba namang mga netizen, sinasabi nila, baka si Julie Ann San Jose, kasi nga, pinapartner sila, tapos may mga fanbase din sila na love team nila. Eh, alam ko naman nagaharutan ito si Janine tsaka si Paula Avelino sa Twitter. Ay, kasi nga magkasama naman sila sa Mary ni Mary. Tsaka isa yung manager nila. Ganon. Pero alam mo, Nay, chinika ni Paula Avelino na dati daw,
nag-date sila twice ni Janine Gutierrez. Tapos daw ngayon, kung single na siya, tapos single din si Janine, kung bibigyan siya ng pagkakataon, liligawan daw niya si Janine Gutierrez. Wow! Bakit naman hindi? Sabi nga, eh, love is lovelier the second time around. Pwede nila itry, lalo daw kung magkasundo naman sila. Alam mo, maganda magkaroon ng relasyon yung naunang maging magkaibigan. Diba? Eh, magkaibigan naman si ano, Paolo at si Janine, diba? Baka mabigyan na ng ano, chance yung naudlot dati, no? Ay, kakakilig! Diba? Naku, Janine! Magtigil-tigil ka, wag kang asyumera, wag kang padalos-dalos! Alam mo naman yan si Paolo! Porque gwapo yan, ako! Ituring ka lang yan as a friend! Abilino to, ha? Alam ko kayo tutoy mo. Ah! Abilino! Oo nga! Abilino pala. Nakakaloka ka. Oo, crush mo si Abilino, diba? Super. Uy, meron silang video. Ah, talaga? Oo. Yung ano, pinapili ko siya kung ikikiss niya ako or ikikiss ko siya. Oo. Tapos nag-replay naman siya. Oo. Ito po yung video. Good morning! Good morning! Sila, tama. Kapapo. Sila! Thank you, Bulky. Sexy. Sabi nasa ba ito? Saan bansa? Nasa Batangas lang. Ayun, video eh. Sa aking Prince Charming, sa aking baby lab na si Paolo Abilino. Good morning! Ay, ako pala may tanong kay Paolo Abilino. Paolo! Kung ikaw papipiliin ko sa isang challenge, anong pipiliin mo? Ang halkan ako o ikaw ang halkan ko? Ano ang pipiliin mo? Sarap! Boss, swerte ka nga Paolo Abilino. At ikaw ang unang makakahalik sa akin. Kissable lips! Lugi nga ako. Ako pa nga ang lugi. Dahil ikaw ang makakauna sa akin. Virgin na virgin ang aking lips. Kaya napakaswerte mo. Kaya mamili ka na sa dalawa. Halkan ako o ikaw ang halkan ko. Hindi nga ako marunong humalik. Paano ba humalik? Ganun ba? O ganito? Baka naman mapakloy ang uso mo. But I love you. Mahaba ko na. Mahapagkape. Joseph Rojo. Dun sa choice kung halikan kita o halikan kita. Siguro, hindi ko rin alam, pero hindi ko, siguro, para sa akin kasi mas masarap halikan yung taong minamahal mo. Dapat kailangan maging sigurado ko yung sa taong mahal mo bago mo halikan. Tama. Pero salamat dahil nakakatawa yung video mo at sana huwag mo nang ulitin. Congrats, congrats na nakatawa. Dami ba? Nakakay ni Diyosa! Oo, diba? Talaga napansin ni Paolo Abilino. Oh. Pero ang layo ng mukha ni Janine sa'yo. Ay, nako! Sayang lang talaga minsan may magiging relasyon ng nanay, no? Talagang hindi nakatanhana. Oo nga. Diba? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ako kung hindi pa
lang po namin kayo subscribers. Sana naman po mag-subscribe kayo. Click nyo lang po yung subscribe button. At kung naibigay nyo po ang aming episode ngayon, huwag din po nyo kalimutang mag-comment below. I-click ang like button. At huwag nyo kalimutang i-click ang notification bell. Dahil pag kinlik yung notification bell, kayong unang-unang manonotify na meron kami ang latest chika update. Yes. Siyempre pa, aming OGBS personala na to. Yes. Balikan ninyo ang aming mga nakarang episodes. Mm-hmm. At ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana po mag-subscribe din po kayo sa channel ko. May channel po ako, Mama Lloyd. That's M-A-M-A-L-O-I. At meron po akong birthday giveaway. Naku, ilang araw na lang po yan. Humabol na po kayo. Panoorin nyo lang po yung vlog ng bakasyon po namin ni Papa O sa Highland Valley Resort para makapag-comment po kayo doon para makasali kayo sa raffle sa favorite resort ni Nana. Yes, correctamente. At syempre pa, Josa? Ayun, maraming salamat po sa nakakapansin ng aking freshness. Wow. Tigilan nyo na po, nahihirapan akong i-maintain. Comment, nagbibigay ng magandang comment sa akin dito sa showbiz update. Sana po ay mag-subscribe din po kayo sa aking YouTube channel. Mm-hmm. And at may nag-message, sorry ngayon na ako nakapag-follow sa iyo. Ang saya pala panoorin ang vlog mo. Oh, kaya kayo rin po. Siyempre, ang aking channel, OGBS channel. Yeah. At abangan ninyo ang Ryan Bang interview ko. Wow! At naku, nakakaloka. Oh, kita niyo ang aming screen. Oh, di ba? Yan po ay produkto ng Premier Drip. Diyan sa BGC Makari. Yeah. Yeah, Premier Drip po ito. Uh-huh. At ang aming mga kuri is Premier Drip ay bongga. Ang tari ng kanilang booster talaga namang sobrang yung mga health benefits ng kanilang Premier Drip. Yes. Ay nakakaloka. At ang celebs team. Oo, tinanya naman. Ano ba ang pinagagawa sa akin? Diba? Para sa road to hugis bigas. Oo. Na face, diba? Hugis bigas ba? Parang hugis bahaw. Oo. Diba? Nag-ano tayo na eh. Carbon laser. Yes. Yes. Ito yung mga itim, nakaitim na parang mad pack. Oh, tapos talaga nga, no, para mag yung skin pores mo. Eh, para ma-exfoliate ang skin. Oo, correct. Yeah. At syempre, pagkatapos ng carbon laser, yan, yeah, ginawa naman kami ng BB gandang... Sorry, ang buhok ko. BB glow. Tsaka yung Excel Lip. Yes! Saan? Yung fat reduction. Yes. At saka yung skin tightening. Yes. Ginawa ko. Ang ganda. Nagkaka-jawline na ako na yun. Oh, ang ganda ng partner ng Premier Drip. Tsaka si Lev Skin. Diba, no? Try nyo yan. Bongga. Y-Echos. Visit nyo po yung Instagram nila. Ayan. Dito, oh. Ayan. At syempre, aming winning smiles. Yes. Thank you very much, Smile Creation by Dr. LJ Libatike. At syempre, thank you Doc LJ. At syempre, ang aking winning smile naman ay courtesy of Doc JC Solis or Jesus Cancio Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic. Diyan lamang po yan sa harap ng Christ the King Church sa E. Rodriguez Avenue. Ayan. Kung itingin si Josa, may papasalamatan ka ba? Ay, may papasalamatan din po ako. Oh. Yung duwending nag-aalaga sa akin. Oh, maitim yan ang puti. Pula, kaya lang ito ang Christmas. Wow. At ito po yung likod, Papa Osin OGD, at sa lang yung nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na, sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon! Dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay sa may sabing every gising is a blessing! Ito nga pa ang lagi niyong hihirit sa amin. Inchin ka muna! Pag nakita ni Paolo Avellino yan, dahil kinikilig si Diyosa, talagang sinagot siya ni Paolo. Talaga? Oo. Kaya hindi kami nagkita, nabigyan na siya sa magkita. Ay hindi, sinadya ni Paolo na huwag makipagkita sa iyo kasi malakas daw ang usog mo. Mukhang prepared na prepared siya na ilagay kasi ang dami din bumabati ko. Ano daw ba yung shade ng red lips niya? Ano ba yan? Ano bang red shade yan? Ay, hindi. Ang pinaputok. Ano, suntok? Oo nga, ano? Kaya palang putok pa eh. Oh. Suntok lang po yan. Ang bobo! Oo, alam, for lack of word to say. Bobo eh!